Steven Seagal na naman pala yung magpapropagate ngayon eh. Sabi niya. Hot joke. Yan, so, maghanap na naman ako ng kakatayan dito sa hardin. Ang lihim na hardin. Yun. Ayan. Si enjoy naman ang kakatayan ko ngayon. Hindi ko naman siguro puputulin yung ano. Yung buong vine. Napakadami niya. Siguro, ayan, gandito lang siguro. Yun, thank you. Okay, so let's do this. Welcome po sa aking channel. Today po ay magpo-propagate tayo ng napaka-cute na si Enjoy Photos. Soil propagation at water propagation ang gagawin natin para maparami natin siya ng mabilis. So kung interesado ka kay Enjoy Propagation, just keep on watching. At kung bago ka sa aking channel, click mo na subscribe button notification bell para lagi ka updated sa aking mga latest uploads. At may shoutout ako ulit. So tara, magpropagate na tayo. Okay, so ito na si Enjoy Photos na nilagay ko lang saglit sa tubig para hindi ma-dehydrate. So ito ang haba ng vine, ano? Ang dami niyang, or ang haba ng karamihan ng mga ugat niya. So syempre, paano natin mapaparami agad si ang isang vine? Kailangan natin yung putol-putulin ng single node or paisa-isang buko. Yun. Tapos gagawin nga po natin ay soil propagation at water propagation. So meaning, isa soil propagation natin po yung mga nodes na may mahahaba ng ugat. And then yung mga may maigsing ugat kagaya nito, yan, kagaya po nyan, yan, lalagay muna natin sila sa tubig. Ayan, yung mga maigsi lang po yung ugat. And then later natin sila itatanim na lang sa soil, okay? So tara, simulan na natin. Yan, so simulan natin ang pagpuputol-putol gamit ang aking pang-kinder na gunting. Yan. Yan, one. So yan, putol-putulin lang natin. Hanggang matapos lang natin lahat sila. Satisfying putol-putulin. Lalo na pag isang cut lang talaga, putol agad eh. Yeah, so yan. Okay, so ilan na ba to? Bilangin ko muna. So yung pag-iwahiwalay natin yung mahahaba ugat. Okay, so ito yung mahahaba. Yan. Tapos ito yung maiigsi. Tatlo lang ba? Para I love you. Teka. Check ko. To, sama ko na rin to. Medyo maigsi. Actually, pwede rin naman yung itanim na. Kaso, ano, okay din naman na paramihin natin yung ugat. Para stab, parang, kumbaga, parang established na rin kasi yun eh, pag may ugat na. Na pinaugat sa tubig. So, yan. So, ilan to? 1, 2, 3, 5. 5 para ano, I love you so much. So, 5. Mahabang ugat. At apat na medyo maigsi ang ugat. So, ano yun? I love you. You. I love you so. Yun na. Ay, hindi. 4 na lang para forever. Okay, so, lagay na natin sa tubig tong maigsi yung ugat. Ayan. Hintayin na lang natin sila ng I don't know gaano katagal. Tsaka na lang natin sila itanim sa lupa. Ganda ni top cut oh. Sumigsi ugat. Yan. So okay. Tabi muna natin sila and then tatanim ko na yung mga mahaba ugat. Okay? Ayan. So pagsasama-samahin lang natin sila sa isang cup para maging lush agad sila, di ba? Kahit na single node lang. Okay? Yung mix ko pala is ordinary soil and ipa.
50-50 siguro yung ratio, okay? And then, nalagyan ko na rin ng konti dito sa pot. Yan. Sarap naman ng ano, ang cup niya. Ice crushers. Okay, so simulan na natin. So, yan. Lapag lang natin muna. Pwede nang ilagay natin itong isa-isa. Yan. Mata. Mahaba na may ugat niya eh. So, paikot lang natin sa paligid ng paso. Ang kanyang magandang ice crushers na pot. Ayan. Sensya na, medyo malikot ang camera na naman. Oops. Makakatuwa pong ayusin. Ayan. So, paikot lang. Haba ng ugat ng iba eh. Ang haba masyado ng ugat ng iba eh. Medyo nilubog ko na dun sa lupa. Kasi masyadong tataas yung halaman. Okay, so yan. Tabunan na sila. Tuyong-tuyo yung soil mix ko. Hindi ko nabasa. Medyo maalikabok. Masalat ko pa yung tabok niya. Dahan-dahan na lang ang buhos. Yan. Nakakatuwa po yung... Ewan ko, sa akin po, satisfying po yung pag tinatabunan nyo na lang unti-unti yung halaman. Tapos, naaayos na yung ugat niya. Ganun di ba kaya? Ganun ba naiisip niya? Pag tinatabunan yung ugat. Ugat na natin ko. Pwede rin naman, okay. Okay din naman na medyo basa-basa inyo na yung mix nyo. Halimbawa, gumawa kayo ng mix tapos matagal na nakatambak. So, syempre, matutuyuin. Okay din na basahin nyo muna ng bahagya lang. Para pag nagpapaso kayo, nagsasaling kayo ng plant, hindi masyadong maalikabok siya. Tsaka, masyadong buhaghag kasi minsan, ewan ko, parang okay din yung basa yung mix nyo. Anyway, kanya-kanya naman po yan. Ayan, so... ayusin muna natin konti. Maangat siya ata. Maangat yan. Diyan ka lang. Ayan. Maangat. Lubog ko na yan. Imangat na lang. Ganda po talaga nung may ganto kayo eh. Parang pandot-dot ng lupa. Para ano. Kasi syempre matigas yung dulo niyan. Mas okay siyang pinangdudot-dot sa lupa na pag ano. Pag kumbaga, inaayos nyo yung lupa, tapos inaayos nyo yung pagkakalubog ng halaman. Maganda siyang gamitin. Konti pa. Hindi naman po kailangan masyado po malalim yung pagkakalubog ng propagation natin. Basta po malubog yung node niya. Yung ugat. Yun, madikit sa lupa po, okay na yun. Pag sobrang taas din naman po kasi, pag lubog na lubog yan, baka po mamaya mabulok yung tangkay nung halaman. Pero iba nakikita ko po, nagpo-propagate ng ganito, walang dahon eh. Pinuputol pala nila yung dahon. Bawa, single node na, tapos tatanggalin pa nila yung dahon. So, bali yung vine na lang mismo na may node yung nakalubog sa lupa. Hindi ko pa natahin eh. Tsaka parang naawa ako dun sa halaman eh. Yung isa na lang yung dahon tapos tinanggal pa. Kasi sabi nila may mag-encourage daw ng ano yun. Mas mabilis mag-usbong kasi nga wala na siyang dahon. Node lang ang natira. Pero parang naawa ako dun sa halaman. Yung parang masyado siyang kinawawa. Well, kanya-kanya naman po yun. Ayoko lang itry. Pero mabubuhay nga yun kasi... yung node, as long as may ugat naman po yun, mabubuhay yun. Kaya lang, kasi parang maganda din yung may dahon. Kasi syempre, yung dahon na yun magpo-provide ng parang energy dun sa plant. Diba? Kasi syempre, nag-ano yun. Parang photosynthesis ba yun? Basta ganun yung... siya nagpo-provide ng energy sa plant. Eh, yung dahon. So, okay din naman siguro kahit may isang dahon matira sa kanya. Para wag siya masyadong mahirapan. Okay, so yan. Didiligan ko na siya. Yan, ang ganda na nila pareho. At nadalig na rin. So, fresh lang. Sana all fresh. Tsaka, ang dami na pong puno nito. Bali, limang puno na yan, no? Kasi, single node ang ginawa natin. So,
one leaf or one node equals to one plant po yan. So, kakapal yan. Ang, pag nag-usbungan na po yan, so ang dami mo na, may limang puno ka na sa isang paso, di ba? So, in no time, magiging lush na po lalo yan, okay? So, para dito sa ating soil propagation, gaya rin ng ibang propagations natin, lalagay muna natin siya sa area na may bright indirect light. Tapos, keep moist natin yung mix niya. Huwag natin hahayaan po yan na matuyuan. Kasi, babagal po yung pag-recover niyan. So, dapat moist yung soil. Tapos, malamig yung area. Cool po dapat yon. Tapos, tayo lang natin siya makarecover siguro. Maybe 2 to 3 weeks, ganyan. So, pag nakarecover na, tsaka natin siya unti-unting ilagay sa area na mas maliwanag, na may direct sun, ganyan. Morning sun, ganyan. Pero huwag niyo pong ilalagay ang mga enjoy sa direct sun na lalagpas ng mga 10 o'clock. Sigurado po yan. Maluluto yung enjoy nyo. Hindi siya mag-e-enjoy doon pag nakita niyo yung itsura. Ganun po yung nangyayari sa akin sa experience ko po, yung mga enjoy ko, nasusunog yung mga dahon. Kapag malagpas na ng 10 a.m. po na naka-direct sun sila. So, dapat mga 9 hanggang 9, ganyan. Ideal pa yan sa kanila. Kung gusto niyo po naka-direct sun. Kasi maganda po yung direct sun din sa mga variegated plants, hindi lang po sa mga potos. Kasi mas lumilitaw po yung mga variegation nun kapag nasa maliwanag na area. So, yun po. And then, ito namang ating nasa water. Hintayin lang po natin siyang mag-ugat pa. Mas mabilis naman po mag-ugat yung enjoy eh. And then, siguro mga after ilang weeks lang din yan. Ngayon, pag mas marami na silang ugat, can either isama yung iba dito kung gusto nyo, or itanim nyo sa ibang pot. Ayan po, kung ano gusto nyo. And then, ito pag medyo lumalaki na rin, pag may mga usbong-usbong na, pwede nyo rin po siyang isalim pa sa mas malaking pot para mas mabilis siyang maging lush, okay? Yun lang po. Okay, shoutout time again. Hi, Kina! Carmelita Imperial, The Singing Plant Mudra, Joe Plantito Vlogs, Madiscarteng Ilonga, Silveron Rojena, Kids Garden, Kimides, at Brad Benjo TV. Okay, so salamat po ulit sa lahat ng nanonood ng aking mga vlogs at sa ating mga kapwa plant vloggers. So that's it for my presentation for today. Kung nagustuhan mo ang video ito, click mo na ang like button, mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest uploads. Again, thank you for watching and God bless!